What's up mga kabahay? So bumili nga pala ako kahapon ng bagong welding machine, no? At sa pangalawang pagkakataon bumili ako ng Gaiden. This time naman 300 dampers kasi doon sa nakaraan nating unboxing ng Gaiden natin, yung una kong bili, 200 amps naman yon ng Gaiden. So it is 300 amps, amperes, mas malakas. Yung Gaiden uli kasi napabili pa ako nung una kong Gaiden. Kasi marami na ako nasubukan na brand. Hindi mo natin babanggitin, marami na. As in, marami na akong inverter na nahawakan. At dito mas, nung nagkaroon ako ng Gaiden is, napabili pa ako ng brand dito. Unang-una na doon sa accuracy niya, yung kanyang amperage setting, no? Napaka-accurate at reliable. So, okay na okay siya doon sa setting niya. Tapos yung lusaw niya, napakaganda. True rated, kumbaga. True rated kung ano yung naka-reading niya is ano yun, true rated yung kanyang amperahe. Kaya, yun, Gaiden uli ang binili natin. No? Panalo to. Hindi siya ganun kataas, sobrang taas, hindi naman siya sobrang ganun na kababa. Nasa gitna lang siya, pero yung quality niya is masasabi natin na one of the best, no? Sa mga affordable na inverter. So may tiwala na tayo dito sa Gaiden. Subok na natin to. Kaya sa yun, sa Gaiden pala, baka naman. Diba? So, yung mga kabahay, 300 amps nga pala ito, tulad sinabi ko kanina. At, yun, gusto ko lang siyang i-unbox at ipagita sa inyo. So, testingin na rin natin ng konti. So, yun, tara, let's go! So, yun, i-unbox na natin ito mga kabahay. No? Gamitan na natin ang cutter blade para mas mabilis. Yung ibig ko nga pala sabihin kanina, dun sa hindi siya gaanong mataas, hindi siya ganong kababa, kabit na lang siya. Tinutukoy ko dun is yung price, no? Hindi siya ganong ka baba na price, hindi siya ganong kamahal. Ay, hindi naman siya ganong kamura, pero hindi rin siya ganong kamahal. So, nasa gitna lang siya. Pero yung quality niya is, magsasabi natin na the best. Best value for money, ika nga. So, ito yung kanyang ground clamp, no? Ito naman yung kanyang electrode holder. Kasama na yan. Sa pagkakaalam ko, 2 meters ito at 1.5 meters yun sa ground. Ito yung strap niya. Yan. Tulad ng, meron din siyang pang-chipping ng flux tsaka steel brush at the same time. May chipping hammer siya ng flux steel brush. At meron din siyang ito yung dark glass yung lens, no? Pero ito kasi hindi ko to ginagamit kasi yung isang kamay mo dito nakahawak rito, so hindi ko na to gagamitin, no? Kailangan kasi pa nagwe-welding ka, as much as possible nagagamit mo yung dalawang kamay. So pag gumamit ka ng ganitong lens, dark lenses yan, hawak mo siya sa isang kamay habang nagwe-welding ka. Yan, hindi natin marerecommend yung ganun. So, hindi ko gagamitin yan. Siyempre, meron siyang manual. Ayan. Important notice. At saka para sa kanyang warranty. Meron siyang warranty card. At, for dala, yung kanyang unit. Ito. Sabi natin yung box. Pakita ko sa inyo ng malapitan. O nga pala, no? Kung tatanungin nyo ako sa, outside look niya, wala siyang pinagkaiba sa 200 amps, no? Kaya nga pala tayo biglang napabili nito, although wala ito sa budget natin. Siningit lang natin. Kasi yung 200 amps ko na Gaiden is nasa Bulacan, ginagamit nila Kenneth. So wala akong magamit dito sa Amaya. So napilitan tayong bumili muna, isingit muna ito sa budget, no? Mga kabahay. Ayan, no? Ayan. Yung laki niya, size niya, wala siyang pinagkaiba. So, yung ano niya lang, pinagkaiba niya lang talaga sa sa looks, itong handle na to. No? Mas handy na siya kasi meron siyang handle dito. Sa 200 amps wala siyang handle, pero meron lang siyang strap dito. So itong strap na to, hindi naman to masyadong gamitin, no? Hindi naman kasi rin masyadong advisable na ini-strap mo sa katawan mo habang nag-welding ka. Delikado kasi baka mahulog ka pa. Pero kung may mga pagkakataon talaga na nakakailanganin, meron tayong strap na paminsan-minsan pwede natin yung gawin.
So may cover yung kanyang ano. Ang isa pa sa kinagandahan nito, hindi na gusto ko sa Diven, is threaded siya, threaded. Hindi ka mukha nung plug-in lang. Nakakalas yun pag umikot. Ito, pagka inano mo siya, nilock mo yan, yan o, hindi mo yan matatanggit, makakalag na basta-basta. O nga pala, pagkakabit nga pala nito, itong yun yung electrode holder sa mga hindi nakakaalam, yung electrode holder dun sa positive side, ito, ito may cross. And then negative side naman yung ground clamp. So yun, ayun na yung itsura ng ating, yan, 300 na siya. Okay, so testingin naman natin siya. At yun, sigurado may magtatanong magkano ko ito nabili. Yung mga nanonood sa reels ko sa FB, sinabi ko na yun doon sa aking reel. Pero dito sa YouTube, siyempre sasabihin din natin, nakuha ko ito sa halagang 5,300 pesos. Pinakamura na nakita ko dito sa amin sa Pampanga, sa Mabalacat. Nabili ko ito uli sa Marina Arcade, pero ibang store naman. Nag-try din ako sa Shopee, pero pinakamababa ko yata nakita doon is 5,500. Plus shipping fee pa yon. At saka maghihintay pa ako. So nagmamadali na ako. Dumirekta na ako dun sa kakilala sa Marina Arcade. Pero may nag-comment sa reel ko. Sabi niya, ako hindi ako sigurado ha, pero ito sabi niya, sa Maynila daw is 3.5 lang ito. Pero hindi ako makapaniwala na makakakuha ka ng 300 amperes na Diden welding machine. Yung original ha, nasa halagang 3,500. Kasi kung ganun nga, edi sana nakahanap na ako sa Shopee. Kasi nga yung mga Shopee, yung iba doon wala namang physical store, kaya nila mas bigay na mas mababang halaga. Sabi ko, mag-ingat tayo sa pagbili, kasi pag masyadong mura, baka peke, di ba? Pagka too good to be true, ika nga. So, comment down below sa mga nakakaalam, baka naman ako nagkakamali, baka meron nga talagang 3,500 sa Maynila, 3,500 sa Maynila, na mabibila na pinakamababang halaga, pero original na Diden, no, mga kabahay. Ganyan. Ganito, original na Diden, mga kabahay. Ito, original, ito ang original na Diden. Siya nga pala sa mga kabahay ko dyan, mga subscriber ko dito sa YouTube. Karamihan hindi nakapalo dun sa akin FB account, sa akin FB page pala, no. So, nagre-reel ako ngayon doon. Almost lahat ng reel ko is tutorial. Sana paki-support nyo naman yung aking FB page. Na-monetize na siya na, kasi naka-reach na ako ng 10,000 followers. Salamat sa mga nag-follow sa akin, yung mga kabahay ko na nakapollow sa akin. Kaya yung mga iba na hindi pa nakapollow, please paki-follow nyo po ako. Tsaka yung mga reel ko, marami kayo matututunan doon. Tsaka paki-react na lang ng heart react para tumaas naman yung aking engagement at ganaan pa tayo na gumawa ng mas marami pa mga video na makakatulong sa inyo, mga tutorials na mga kabahay. So yun lang, at sana yun nga, pakipalo nyo ako, supportahan nyo rin yung ating FB page, no. Tatlong taon kong napabayaan yun, ngayon ay sinisikap natin na mapalago uli. So yun, sana matulungan nyo ako dun, mga kabahay. Salamat sa mga susuporta dyan. So tetestingin lang natin siya ng mabilisan, ganito lang. Tatry natin pagdugtungin itong dalawang tubular na 1.5 ang kapal dito. Then mamaya gagawa tayo ng ano natin dito. Straight bead. 1.5 ang kapal nito. Straight bead. Gagawa tayo ng straight bead dito. Gagawa rin tayo ng mga konting tack weld o spot weld. At titingnan natin doon sa straight bead natin sa 90 amps kung kaya ba na hindi mabubutas ito. At kung mabubutas is adjust natin. Alright? So let's go. So tuturuan ko na rin pala kayo paano mag-setup ng welding machine, no? Sa mga baguhan niya para may matutunan din kayo. Share ko na rin. So, tulad na sabi ko kanina, electrode holder, ito, is for positive. Yan ang positive. Yung ating namang ground, itong ating ground clamp, is for negative. Lagyan natin sa negative. Bigyan ko na rin kayong idea about sa amp setting. Kung gaano kataas at kababa yung amperahe, depende sa ano natin, winowork natin na kapal ng bakal. Okay, saksak na natin to. So ayan, nakasaksak na siya, mga kabahay, no? Isa pa nga, maraming nagtatanong, ano daw yung ginagamit kong welding rod?
Ito po ay isang regular lang na E6013, no? Na ang kapal is 2.5 mm. Ito yung regular na nabibili sa mga local hardware natin, no? Yung iba tawag nila dito sa manifest is special, no? Ito lang yung karaniwan nabibili sa mga hardware. E6013, 2.5 yung kapal. Pero pinaka maganda talaga sa mga tubular na maninipis, mahirap nga lang hanapin, pero sa Shopee meron. Yung 2.0 ng Nihon Weld. Yun ang the best sa mga maninipis, mga kabahay. Sa mga nagpa-practice pa lang, mas magandang yun ang gamitin nyo, 2.0 na Nihon Weld. Ang tata, hanapin nyo yun sa Shopee or sa Lazada meron nun. Pero ito is goods naman ito, pagka, lalo pagkasanay ka na. Ito yung gagamitin natin, at iseset natin yung on muna natin. Yan. At iseset natin yung ating amperage setting sa yung madalas kong ginagamit, no? 90 amps ang ginagamit ko sa 1.5, mga kabahay, 90. Pagka 1.2 naman, 70, no? So dahil 1.5 to, gagamit tayo ng 90 amps. So yun, nagka-idea na kayo kung ano yung ginagamit ko na amperage setting sa mga tubular. Ayan, 90, no? Ispatan muna natin ito para hindi gumalaw. Testin natin. Ayan, naispatan na natin. Tuloy-tuloy na natin siya. Okay, so tiktikan natin. Patayin muna natin. So ito yung resulta niya, mga kabayo. Makikita niya yung lusaw niya. No? Yung lusaw niya sa 1.5 is napakaganda. Kaso nagkaroon siya, makikita niyo meron siya mga parang butas sa gitna. So tingin ko bunga yan nung welding rod ko na luma at sumingaw na, no? Eh naulanan kasi nung isang araw yan, nung nagwe-welding kami, biglang ulan, no? Medyo nabasa. Pero madalas hindi naman lumilitaw yan. Siguro nga dahil doon nabasa yung ating welding rod, no? Pero okay pa naman yan, ibibilid lang yan. Kaso makulimlim ngayong araw. So yan, no? Ang ganda. Ganda. So, ano natin, try natin siyang i-grind. So, yun naman ang itsura niya, mga kabahay. Pagka nag-grind na siya. Okay, goods. O, subukan na natin ngayon yung straight bead. Yung straight weld natin doon, tsaka yung tack weld. Alright? So ito yung resulta, mga kabahay, no?
ng straight bid natin. Yan, kung mapapansin nyo, hindi yan ganong bubukol talaga. Halos nakadapa lang yan. Kasi nga manipis lang ito is 1.5. Pero ang kaganda naman nun, sa 90 amps, yung straight bid natin, hindi niya binutas. Kung mapapansin nyo, walang butas. So, kayang-kaya niya. At tingnan nyo gano'ng kaganda yung ating mga tack weld o spot weld. Ayan. Diba, napakaganda ng lusaw mga kabahay. Alright? So, yun. Ayos na to. So, yun mga kabahay, nakita nyo naman kung gano'ng kaganda itong yung performance nitong Dyden welding machine, no? Hindi ako sponsored ni Dyden, pero sinishare ko ito sa inyo. Lalo na doon sa mga gustong bumili, undecided pa kung anong brand ang bibilin. At hindi naman ganun kataasan yung budget. Eh, makakatulong sa inyo to kaya sinishare ko. No? Una kayo magdalawang isip pa. Gusto yung bumili ng mga iba't ibang brand na nasa isip nyo. Pero hindi kayo sigurado. Dito sigurado kayo. Dyden na ang bilhin nyo mga kabahay. Sinisiguro ko sa inyo hindi kayo magsisisi sa brand na to. At saka, tatlong taon na yung Dyden ko. Tatlong taon na siyang hindi napapahinga sa project. Hindi na umuwi na alis ng bahay yon. Nasa project lang. Pagka ginamit yun sa welding, almost, pagka ginamit yun is maghapon, no? Maghanggang hapon. Ay, napakatibay. Wala pa akong naging problema, hindi pa siya nasira, hindi pa siya nasunog, or whatsoever. Napakatibay, hindi naman ako bibili uli ng Dyden kung hindi natin nagustuhan yung performance niya, no? Dati may mga binili ako na mga nakaraang binili ako. Kasi, kadahilan ng hindi ko gusto yung performance nila, pero ito tumagal sa akin at nag-stick na ako sa Dyden, no, mga kabahay. So, nakita nyo yung demo kanina. Makakatulong din sa inyo yun, yung pag-set up. Yung konting knowledge about sa pag-set ng amperahe. Lalo na karaniwan naman is tubular ang ginagamit natin. Pero kung iba gamagamit kayo ng makapal, tulad ng angular o angle bar, yung mga tubo na schedule 40, pwede siyang taasan ng 120 amps, gano'n, 110 to 120 amps. Napakaganda na ng lusaw, no, sa makakapal na bahal. So, yun lang mga kabahay ang gusto kong ipa-alam sa inyo, no, share sa inyo about yung sa Dyden welding machine na nabili ko. Ito yung gagamitin ko sa paggawa ng gate dito. Abangan nyo rin sa mga vlog natin. At inuulit ko yung mga hindi nakapalo doon sa aking FB page. Pag-follow nyo po ako. At pag-support yung aking mga video reels doon at mga tutorial yung mga ginagawa natin. So, mga kabahay, ang init. So hanggang dito na mga kabahay at salamat sa panonood.